Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dadis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan. At si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. We expect sa ganitong klase, highly transmissible din dahil di ba may Omicron genetic like structure siya, no? Tapos, ang mahirap dahil nandoon din si Delta. COVID-19 cases ngayong araw nasa 33,000 na. Deltacron, posibleng mas mapanganib na kombinasyon ng variants ayon sa pulmonologist. At kung kinakailangang dalhin sa alert level 4 at anytime, papasok po namin. But for the meantime, the mayors see no need to escalate to alert level 4. Metro Manila mayors na pagkasunduan na irekomenda na manatili sa alert level 3 ang National Capital Region. Yung mga health workers ay tao rin po kami at dapat hindi pag-ibahin yung sinasabi na 10 days na isolation and then gagawin lang kami ng 5 days. Hindi naman kami immortal. Pinaikling isolation at quarantine period sa mga bakunadong health workers, tinutulan mas malaking posibilidad ng pagkalat ng COVID-19 pinangangambahan. Pag-unawa po ang hiningi namin mula sa publiko because this is for the welfare of everyone. Alamin mga dapat at hindi dapat gawin sa isang lehitimong COMELEC checkpoint. Security guard at tauhan ng LTO huli sa COMELEC gunman sa Pampanga at Bulacan. Aung San Suu Kyi, hinatulan ng Myanmar Junta Court ng 4 na taong pagkabilanggo. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Wala pang matibay na batayan upang ilagay sa alert level 4 ang anumang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Gayunman, sinabi ng Malacanang na hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na higpitan pa ito sakaling tumaas pa ang healthcare utilization rates sa bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Nananatiling nasa moderate level pa rin ang National Capital Region kung ang pag-uusapan ay ang bilang ng hospital beds na ginagamit ngayon para sa COVID-19 patients ayon kay Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles. Ito ay bagaman mabilis ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Kaya anya, wala pang sapat na batayan upang magdeklara ng mas mahigpit na COVID-19 alert level. Ayon sa Kalihim, 3 metrics ang tinitingnan para itaas sa level 4 ang anumang lugar sa bansa. Kabilang na ang mataas na 2-week growth rate at average daily attack rate ng COVID-19 o ang bilang ng bagong kaso sa bawat 100,000 populasyon, gayon din ang healthcare utilization rate. Pagtitiyak naman ng opisyal, hindi magdadalawang isip ang pamahalaan na higpitan ang COVID-19 restrictions o i-escalate ang alert level sa Metro Manila kung maabot na ang metrics. Kaya maigting din ang ginagawang monitoring ng pamahalaan kaugnay nito. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi malayong mangyaring ilagay sa COVID-19 Alert Level 4 ang National Capital Region dahil sa patuloy at mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Subalit para kay Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion, sapat na ang Alert Level 3 sa ngayon. Karami ng mga kaso ay mild. Halos karami ng mga tao, diyan lang sila sa bahay, pati mga opisina namin, medyo we have lesser people in the office kasi marami rin ang nakasakit. Whether we are in level 4 or not, it's the same thing. We already have a first quarter that is relatively matumal, plus the people are scared to go out. Gayunman, iba na ang usapin kung mapupuno na ng mga pasyenteng may COVID-19 ang mga ospital. Rosalie Cox, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
pagkasunduan ng mga alkalde sa Metro Manila na irekomenda ang pananatili ng National Capital Region sa Alert Level 3. Ayon naman sa grupo ng mga doktor, kinakaya pa naman ng mga ospital ang sitwasyon, ngunit maigi na rin na matignan na ng gobyerno ang pagtataas sa alert level. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kung kinakailangang dalhin sa alert level 4 at any time, papasok po namin. But for the meantime, the mayors see no need to escalate to alert level 4. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19, inirekomenda ng Metro Manila Mayors na manatili muna ang National Capital Region sa kasalukuyang Alert Level 3. Paliwanag ni MMDA Chairman Benher Abalos, pasok pa sa healthcare utilization rate para sa Alert Level 3 ang NCR na kasama sa mga pinagbabatayan sa irerekomendang alert level. Nagpasa na rin ng Metro Manila Council ng resolusyon na layong maglimita sa paglabas ng mga hindi pa bakunado. Mismo ang publiko na rin daw ang naglilimita sa paglabas. On their own, talaga nagsiself-regulate ang mga tao. Let us also consider na halos 100% vaccinated na ang Metro Manila, ang mga kasama. And of course, isipin natin na kaya lang tayo mag-alert level 4 is to restrict mobility. Ibig sabihin, yung dating 30% sa restaurant na indoor magiging 10, yung dating 50% magiging 30 sa outdoor. No? Ultimo ang DOH ang nagsasabi right now, there is no need for alert level 4. Nanawagan naman si Chairman Abalos sa mga nagpapakalat ng audio clip na nagre-resulta sa panic buying. Dapat talaga matitrace ng NBI ito at mapakunong itong mga taong ito eh. Kung ang Philippine College of Physicians o PCP naman ang tatanungin, kinakaya pa naman ng mga ospital ang sitwasyon. Ayon sa presidente ng grupo na si Dr. Maricar Limpin, nagkakapila na ulit sa mga emergency department ng mga ospital sa Metro Manila pero hindi pa naman punuan sa ICU rooms at regular wards. Hawon sa ngayon sa mga ospital ang pagdami ng mga healthcare worker na nagkakasakit at dami ng mga nagpapatest. Pero syempre, pag hindi na namin kakayanin, doon kami hihiyaw. No? Pero for now, kinakaya pa namin dahil marami naman doon sa mga pasyente ang ginagawa talaga namin. Inopen na namin yung aming sarili for teleconsultations, no? So maybe maganda din na pag-isipan na ng gobyerno bago talaga umabot doon sa pinaka parang sukdulan, ano? Yun yung ano natin. Pag-isipan na yung possibility na iakyat sa alert level 4. Panawagan ni Dr. Limpin sa Interagency Task Force, ikonsidera rin hindi lamang ang bilang ng mga kama sa ospital, kundi pati na ang bilang at kalagayan ng healthcare workers sa pagdedesisyon sa alert level system sa bansa. Tiniyak naman ng MMDA na patuloy ang pagmonitor nila sa sitwasyon at agad na irerekomenda ang pagtataas sa alert level 4 kung kinakailangan na. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkakaproblema na ang karamihan ng mga testing center dahil sa mabagal na pagproseso ng mga COVID-19 test. Ayon sa pamahalaan, bukod sa dami ng mga nagpapatest, nagkakasakit na rin ang mga medical technician at iba pang health workers sa mga laboratorio kaya tumatagal ang paglalabas ng resulta ng COVID-19 test. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang pinakamabigat dito, kaya humihingi po tayo ng pasensya sa ating mga kayan, marami po sa ating mga technician, mga medtech, mga laboratory technician ay nagpo-positibo din po at sila ay kinakailangang mag-isolate at hindi po sila nakakapag-report sa trabaho. Yun po talaga ang pinakamabigat na hamon natin ngayon. Kung dati ay inaabot lamang ng 24 na oras ang pagpoproseso ng resulta ng RT-PCR testing, ngayon ay tumatagal ng halos ilang araw bago mailabas ang resulta ng mga nagpapatest. Ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Dizon, bukod sa mga naka-duty sa mga ospital, marami rin sa mga medical technicians at laboratory technicians ang nahahawa sa COVID-19 kaya't nagkukulang ang mga tauhan sa mga testing facility. Gayunman, sinisikap na ng pamahalaan upang gawan ng paraan na mapabilis ang paglalabas ng resulta ng swab test, lalo na dito sa Metro Manila kung saan laganap ngayon ang hawaan ng COVID-19.
yun po talaga ang malaking paghahamon natin ngayon. Pinipilit po natin mag-activate pa ng ibang mga swabber, ibang mga laboratory technician para po mapabilis natin ang ating mga testing results, no? At ginagawa din po natin ngayon sa mga area tulad ng NCR na napakadami ng dagsa ng mga nagpapatest, yung pong mga ibang mga sample pinapadala natin sa ibang mga lugar na hindi naman ganun pa kadami ang nagpapatest para po mapabilis natin ang turnaround time. Nauna nang inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang mas pinaikling quarantine at isolation period para sa mga health workers na fully vaccinated. Sa ulat ni Secretary Dizon, as of January 7, umabot sa 81,200 COVID-19 tests ang naisagawa sa loob lamang ng isang araw. Samantala, muli namang sinagot ng pamahalaan ang panawagan ng ilang mga grupo na mag-massive swab testing ng libre sa ating mga kababayan sa gitna ng dumaraming bilang ng mga nagkakasakit. Iginiit ni Secretary Dizon na risk-based ang batayan sa COVID-19 testing at ipinaliwanag na walang sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang free mass testing. Unang-una pong rason dyan ay ang resources, no? I-compute na lang natin, halimbawa, Yusek Rocky, assuming na ngayon nagtetest tayo mga 80 to 85,000 a day. Assuming itaas natin to 100,000 a day. 100,000 a day times 2,000 na lang, no, yung ating current cap at average ng ating test ng PCR. 200 million po yun kada araw. Kada araw po, 200 million. Sa loob lamang po ng 10 araw, 2 billion na po yun. So talaga pong unsustainable at talagang hindi po nararapat. Dahil gaya po ng sinabi ni Yusek Verrere at ni Dr. Salvanya, mag-test ka ngayon, ma-expose ka bukas, pwedeng magka-COVID ka na. Kaya kailangan po talaga risk-based ang ating testing. Nauna nang ipinanawagan ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate ang pagsasagawa ng pamahalaan ng free mass testing, ang agresibong contact tracing at pagpapabilis ng vaccination rollout sa gitna ng muling pagdami ng mga nagpopositibo sa COVID-19. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ng pamunuan ng MRT3 na simula bukas, January 11, ay magsasagawa sila ng free random antigen testing sa mga pasahero. Dito maaaring magpa-antigen ng libre ang mga pasahero na voluntaryong magpapa-COVID-19 testing. Simula bukas, maglalagay ang MRT3 na mga antigen testing sites sa ilang estasyon gaya ng North Avenue, Cubao, Shaw Boulevard at Taft Avenue. Ayon sa MRT management, ang bawat estasyon ay pwedeng mag-accommodate ng hanggang 6 na pasahero sa kada peak period o 24 na pasahero sa loob ng isang araw. Isasagawa ang random antigen testing mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tatagal ito hanggang January 31. Libreng pasasakayin ng tren ang mga pasaherong sasailalim sa random antigen testing basta't negatibo ang resulta ng swab test. Tinututulan ngayon ng isang grupo ng mga health worker ang bagong patakaran na inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, kung saan pinaikli na ang isolation at quarantine periods para sa fully vaccinated health workers. Nangangamba ang grupo na baka lalo lamang dumami ang magkahawa-hawa ngayong pwede na rin hindi mag-quarantine ang isang asymptomatic health worker kahit pa may exposure sa pasyenteng may COVID-19. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Yung mga health workers ay tao rin po kami at dapat hindi pag-ibahin yung sinasabi na 10 days na isolation and then gagawin lang kami ng 5 days. Hindi naman kami immortal.
Hindi sang-ayon ang grupo ng Alliance of Health Workers sa pagpapaikli ng quarantine at isolation period para sa mga bakunadong health workers. Sa ilalim ng bagong isolation at quarantine protocols para sa mga fully vaccinated health workers, 5 araw na lamang sasailalim sa isolation ang isang fully vaccinated health worker na positibo sa COVID na may mild at moderate na kondisyon, gayon din ang mga asymptomatic. Habang pwede nang hindi mag-quarantine ang mga bakunadong health workers na close contacts basta't sila ay asymptomatic o walang ipinakikitang sintomas. Basta wala na pong sintomas at bakunado, pwede na pong bumalik sa trabaho, pero syempre kailangan talagang sundin ng stricto ang minimum public health standards, yung pagsusuot ng mask at lahat ng mga precaution natin para siguradong walang hawaan. Dahil dito, nangangamba ang Alliance of Health Workers na lalo lamang kakalat ang COVID-19 dahil may posibilidad pa rin na makapanghawa ang mga asymptomatic. Gitang samahan, lalo lamang tataas ang mga kaso ng COVID-19 kung hindi magka-quarantine ang health workers na walang sintomas. Maging ang Philippine College of Physicians may agam-agam rin sa bagong patakaran para sa mga bakunadong health worker. Ayon kay Dr. Maricar Limpin na siyang presidente ng PCP, dapat pa rin magkaroon ng 3 hanggang 5 araw na quarantine period ang asymptomatic na health worker basta't may exposure sa pasyenteng may COVID-19. Parang medyo apprehensive ako kasi masyadong parang baka yung tao na na-expose kung nagkataon na positive yon tapos nandoon siya sa mga ospital, ano, so you can just imagine ano ang magiging impact nito, baka mas lalong maraming healthcare workers. Pwedeng siguro ang i-consider instead na up to 0 days, no, medyo mahirap lang talaga up to 0 days eh. Baka pwedeng ang i-consider na shortened, no, siguro yung pinaka talagang mas nakakahawa, which will be around 3 days siguro, between 3 to 5 days. Nauna nang ipinaliwanag ng pamahalaan na ang pinaikling isolation at quarantine period ay upang solusyonan rin ang kakulangan ngayon sa manpower ng ilang mga ospital dahil sa dami ng mga nahahawa sa COVID-19. Pero para sa Alliance of Health Workers, mass hiring ang dapat na solusyon ng pamahalaan sa kakulangan ng manpower sa mga ospital. Sa ngayon, aplikable pa lamang ang shortened quarantine at isolation period sa health workers, habang pag-aaralan pa ng pamahalaan kung pwede na rin itong ipatupad sa general population na fully vaccinated. Pero pinag-aaralan na rin po ng ating mga eksperto ang ginagawa sa ibang bansa tulad ng Amerika at Europa na nagpapaigsi ng isolation lalo na para sa mga bakunado na. Pinag-aaralan po natin yan at hopefully po magkakaroon tayo ng mga pagbabago sa ating mga pulisiya sa mga susunod na linggo. Pero sa ngayon po, healthcare workers lang po. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaliwanag ng mga eksperto na pangkaraniwan talaga ang kaso ng florona o kombinasyon ng flu o trangkaso at COVID-19. Ayon sa mga dalubhasa, dati nang may naitalang kaso ng florona sa Pilipinas. Ayon sa isang pulmonologist, mas mahal at komplikado kung isa sa ilalim pa sa hiwalay na testing ang isang taong positibo sa COVID-19 at may co-infection pa ng flu o ang tinatawag na florona. Ito ang balita ni Aiko Miguel. I don't think that we really need to identify kung merong flu yung pasyente. Bakit? Kasi ang the most important lang ay malaman natin kung COVID ito o hindi. And then kung COVID ito, we know na kahit na bakunado ang isang tao. Malurit at hiwalay na testing ang kailangang gawin upang malaman kung ang isang taong may COVID-19 infection ay mayroon ding flu o kombinasyon ng dalawang sakit na tinatawag na florona. Paliwanag ng pulmonologist at presidente ng Philippine College of Physicians, mas prioridad nilang matukoy kung ang isang taong may mga sintomas ng flu o trangkaso ay positibo sa COVID-19. Ito ay dahil mas nakahahawa ang COVID-19 at pangalawa, mahirap makita ang pagkakaiba ng mga sintomas ng dalawang sakit. Ang flu kasi expected even before, hindi naman mamamatay yung pasyente, no? Kadalasan lang medyo parang mabigat lang sa katawan,
pero hindi mamamatay ang pasyente. Dito sa COVID, dito tayo nakakakita ng mga taong namamatay. Ang mahalaga talagang gawin ngayon ng publiko kapag may sintomas ay talagang mag-isolate at sumailalim sa COVID-19 testing, lalo na kung may exposure sa positibo nito. Paliwanag naman ni na infectious diseases experts Dr. Edsel Salvanya at Dr. Ron Jean Solante, hindi unusual na may lumitaw na ganitong pinagsamang infection, lalo na kung mahina ang resistensya at may comorbidity o existing na sakit ang isang individual. This is actually not unusual. It doesn't mean it's a major breakdown. It's an unfortunate confluence of events na na-expose ka sa dalawang pathogens. And of course, may kinalaman doon if you have comorbid conditions, kung may diabetes ka, kung meron kang hypertension. But it's not unusual to see co-infection in these cases. Katunayan anya na itala ito noong January 2020. Asawa siya ng unang kaso ng COVID-19 sa bansa. Isa itong Chinese national, lalaki, 44 na taong gulang. Batay sa record nito, nagkaroon ito ng influenza B at COVID-19 bago ito nasawi. Siya rin ang unang death case ng COVID-19 na naitala sa labas ng China. Kaya naman pinapayuhan ang mga vulnerable gaya ng matatanda at mga kabilang sa A3 sector na kumuha ng flu shots at pneumonia vaccines bago pa ang flu season sa bansa, lalo na ngayon na umiiral din ang pandemya. That's why during the flu season, we need to give flu vaccine because if you have a patient without the flu vaccine, then you are vulnerable not only to coronavirus or COVID but also to flu because of the circulating influenza. The recommendation started last May, June, July, August, no, to prepare for the flu season. We give it during the summer to prepare for the flu season, which is usually August, September, October, and November, December. Dapat man lang anya, 2 linggo ang pagitan kapag nagpabakuna kontra flu, pneumonia at ng COVID-19. Samantala, ayon pa kay Dr. Limpin, posibleng magkaparehas ang Demicron na naitala sa India at ang Deltacron na naitala sa Cyprus. Ngunit ayon sa eksperto, posibleng mapanganib ang anumang kombinasyon ng 2 COVID-19 variants, lalo na ang Delta at Omicron. We expect sa ganitong klase, highly transmissible din dahil di ba may Omicron genetic like structure siya, no? Tapos, ang mahirap dahil nandoon din si Delta, maaaring itong kombinasyon na ito, mabilis na ang transmission at pwede ding mag-cause ng severe. But that is something na hindi pa natin alam. Pero mag-iisip ako na baka ito yung parang mas nakakatakot yung kombinasyon na ito. Sa isang pahayag, sinabi naman ng DOH na ang tanging World Health Organization lang ang maaaring magbigay ng classification sa mga COVID-19 variants, kung ito man ay variant under monitoring, variant of interest, o variant of concern. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang kaso ng Ihu, Deltacron at Demicron variants sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Uuwiin lamang at hindi aarestuhin ang mga hindi bakunadong individual na makikita sa labas ng bahay. Gayunman, nilinaw ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na sakaling manlaban ng mga ito ay talagang sapilitan silang iuwi ng mga otoridad. Nagbabala rin ang kalihim na maaring sampahan ng kaso ang mga mahuhuling gumagamit ng Peking vaccine cards. Samantalang isasara sa publiko ang ilang consular offices ng Department of Foreign Affairs o DFA dahil sa dami ng mga empleyadong nahahawa sa COVID-19. Sa inilabas na abiso ng DFA, sarado ang ilan sa kanilang mga opisina simula sa January 12 hanggang January 20. Dahil dito, wala munang tatanggaping passport transactions maging apostille applications. Gayunman, magbibigay ng konsiderasyon ng DFA para sa mga kababayan natin na may emergency concerns. Ngunit depende pa rin sa limitasyon ng kanilang operasyon. Para sa iba pang mga katanungan, mag-post ng QR code sa kanilang official social media sites ang DFA na maaaring iscan ng ating mga kababayan. Muling bubuksan ng DFA ang consular offices pagsapit ng January 21, araw ng Biyernes.
Pansamantalang nagkansela ng klase ang ilang universidad at kolehiyo sa Metro Manila dahil sa dami ng mga estudyante, guro at school personnel na nagkakasakit na rin at tinamaan ng COVID-19. Ito ang balita ni JP Nunez Live. JP, ilan na itong mga paaralan na nagdeklara ng academic break? Bernard, marami na ngang mga eskwelahan, university at college dito din sa National Capital Region ang nagdeklara ng academic break dahil nga yung kanilang mga estudyante at mga school personnel ay nakararanas ng COVID-like mga sintomas. At nakaranas ng flu-like symptoms ang nasa 60% ng mga estudyante, guro at school staff ng De La Salle University, kaya't minarapat ng universidad na magdeklara muna ng academic break. Pansamantalang kansilado ang klase ng mga estudyante sa universidad at suspendido rin ang pasok sa trabaho ng kanilang mga empleyado. Damay rin sa academic break ang mga naka-work from home setup sa lahat ng kanilang campus. Epektibo ito simula ngayong araw, January 10, at tatagal hanggang January 15. Suspendido rin ang klase sa lahat ng campus ng Polytechnic University of the Philippines hanggang sa January 16. Walang gagawing anumang activities ang universidad at inatasan ang lahat ng faculty members na mag-move ng kanilang deadline ng submission para sa academic requirements. Lilimitahan na rin sa mga fully vaccinated ang papayagang makapasok sa loob ng PUP campus simula ngayong araw. At nakatakdang magsagawa ng assessment ang PUP sa January 14 para malaman kung pahahabain pa ang academic break. Maging ang San Beda College, Bernard, sa Alabang, Muntinlupa, nagdeklara na rin ng health break simula January 10 hanggang 15. Sa isang pahayag, sinabi ng Academic Department ng San Beda na marami sa kanilang faculty members at mga estudyante ang nagkakasakit na ngayon. Inianunsyo na rin ng Miriam College ang kanilang academic break simula ngayong araw at tatagal hanggang sa Biyernes, January 15. Habang ang Mapua University naman, gagawing online muna ang lahat ng klase simula bukas hanggang sa January 18, kung saan hindi na muna magkakaroon ng magkakasabay na klase at wala rin munang quiz at exams na ibibigay sa mga estudyante. Ipinagpaliban na rin muna ng University of the East ang limited face-to-face classes dahil sa paglobo ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Samantala, ang University of the Philippines sa Diliman, lilimitahan muna sa work from home setup ang kanilang operasyon at pansamantalang isasara ang lahat ng kanilang opisina hanggang sa January 18. Ipagbabawal muli ang pagbisita sa academic oval at pagpasok ng mga bisita sa buong paligid ng UP Diliman. Samantala, maging si Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera, hindi rin nakaiwas sa bagsik ng COVID-19. Bagaman nakapagpa-booster dose noong January 3, nagpositibo pa rin sa COVID-19 si De Vera noong January 6, kung saan nakaranas ito ng mild symptoms. Bernard, ngayong naka-academic break nga ang ilang mga universidad at kolehiyo, payo ng mga ito sa kanilang mga estudyante at faculty members at staff na magpahinga muna at pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kanilang mga resistensya, lalo na ngayon na laganap ang COVID-19 at nagsisimula na ring mapuno ng mga pasyente ang mga ospital at isolation facilities. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Bernard. Mm-hmm. JP, yung bang haba ng academic break ay nakadepende din dito sa alert level status sa Metro Manila dahil kapansin-pansin majority sa mga ito ay hanggang January 15 din. Eksakto, January 15 yung alert level 3 status dito sa Metro Manila. Yes, Bernard, tama ka dyan. Doon nga sa kanilang mga official na announcement ay ikonsidera itong alert level 3 sa National Capital Region. At yung nararanasan din na talagang bigla ang paglobo ng mga COVID-19 cases. At dun nga sa pagpapatuloy niyan, kung palalawigin nila yung kanilang mga academic break, ay pag-aaralan at magkakaroon pa ulit ng mga assessment, reassessment itong mga college at university para malaman nila kung pahahabain yung academic break na kanilang ini-anunsyo sa kanilang mga
estudyante at mga faculty staff. Bernard? Salamat, JP Nunez. Mahigit na sa 1 milyon ang bilang ng COVID-19 cases sa Australia. Lagpas sa kalahati ng bilang na ito ay naitala sa nakalipas na linggo. Bunso nito ng mabilis sa pagkalat ng Omicron variant sa halos lahat ng bahagi ng Australia na nagpapataas sa bilang ng hospital admissions at nakaapekto sa supply chains. Bagaman tinaguri ang matagumpay sa pagpigil ng virus case load sa pamamagitan ng agresibong lockdowns at tough border controls umpisa ng pandemya, nakapagtatala na rin ang Australia ngayon ng record infections. Sa gitna ito ng pagsisimula ng Australians na mamuhay sa gitna ng banta ng virus kasunod ng maiting na vaccinations. Puspusan ang pagsisikap ng Israel na maagapan ang bantang pagdami ng Omicron cases sa bansa. Kaya naman, pasisimula ng agarang pagtugon dito sa pamamagitan ng dagdag na bakuna at pagpapaiting ng testing policy ng gobyerno. Ito ang balita ni Jenny Lombos. Halos 40% ng populasyon sa Israel o 2 hanggang 4 milyong mga tao ang inaasahang maaaring mahawaan ng Omicron variant dulot ng kasalukuyang COVID-19 wave sa bansa ayon kay Prime Minister Naftali Bennett. Dagdag pangamba rin sa gobyerno ang kakulangan ng testing centers at supply ng antigen test na kinakailangan upang maagapan ang pagkalat ng impeksyon sa komunidad. Kaya bilang tugon, binago ang testing policies na magbibigay prioridad sa mga taong at risk at mahigit sa 60 taong gulang. Ang iba naman, maaaring kumuha ng antigen test sa bahay o sa pamamagitan ng medical facilities. Bahagi ang mga hakbang na ito ng pagsisikap ni Prime Minister Bennett na maiwasan ang lockdown na makapagdudulot ng pagbagsak na muli ng ekonomiya. Samantala, mahigit 4 milyong Israelis na ang nabigyan ng 3 doses ng COVID-19 vaccines. 204 na tao naman ang nasa ospital at nasa malubhang kalagayan, habang mahigit 8,000 deaths ang naitala sa bansa ayon sa Health Ministry. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi mga kasambahay, dumako po tayo sa ating health update. Narito po ang mga datos mula sa Department of Health starting po from January 6 hanggang ngayong araw, January 10. Sa kabuuan ay nasa 2,998,530 na po ang nagkaroon ng COVID dito po sa Pilipinas. At ngayong araw, naitala ng DOH 33,169 na bagong kaso. Mas mataas po yan ng 4,462 kumpara kahapon. Umaabot naman sa 157,526 ang bilang po ng mga active cases sa bansa ngayong araw. Mas mataas din ang 29,412 kumpara po kahapon. Sa bilang naman ng mga gumaling, nasa 2,788,711 na po. At meron po nadagdag na 3,725 ngayong araw. Sa bilang naman ng mga nasawi, meron pong 145 ngayong araw at ang kabuuan umaabot na po sa 52,293. Sa global tally natin, 307,174,030 confirmed COVID cases sa buong mundo. Nasa 5,488,732 naman ang bilang po ng mga nasawi at umaabot na sa 9,418,461,402 ang vaccine doses administered. Nagbabalik po ako mamaya para sa weather update at trivia. Magandang gabi, narito po ang MCJ Cares, The Legacy Continues Update. Isang tatay na walang tigil sa pagtatrabaho ang nakatanggap ng sorpresa bilang kapalit ng kanyang sakripisyo sa pamilyang kanyang tinataguyod.
Ang kwento ng kanyang sakripisyo ay ihatid sa atin ni Sister Diane Ventura live mula sa Davao City. Magandang gabi, Sister Diane. Mayong gabi, Brother Bernard. Alang-alang sa pagmamahal sa pamilya, tinitiis ng isang padre de pamilya ang pamamasura. Kaya naman, hiling niyang alternatibong pangkabuhayan ang ating binigyang katuparan. Tila hindi sila nabibigyang pansin sa lipunan. Mga naghahanap ng mga mapapakinabangan sa gitna ng mga gabundok na basura. Dahil sa mga bagay na para sa atin ay patapon na, pero sa kanila ay mapagkakakitaan pa. Sahay, dira sa aming trabaho, dili pareha ang mga income. Kay, kung ano dira, usahay minus gani, kung mga plastic lata na, usahay mo, usahay gani, 300. Usahay mo, kung mo dagan-dagan, maabot og 5, pero dili ginaprementing, maabot kag 5, kay, sa panahang yun usahay, samot na karoon nga pandemya, nang murag minus gani siya. Tatlong taon nang nagtitiis sa pangangalakal ng mga bakal at plastik mula sa basura ang 25 anyos na si Janil. Kinanlan niya, ang imong trabaho na kanang magsukol yung kagkuan, init. Niya, sa ina nga, sayo yung kamugikan. Niya, ang hapon, ana. Ako mamata ko dito sa'yo kay alas 3, ana, alas 4. Maglungag na ko dito sa ruan, sa lumaganan. Niya, pag alas 6, ato na ko, ana. Sa basurahan, mga dito nang haig na ko dito, mamita na ko doon. Nung ikan ko kala sa isdari, mag-uli ko, ang asingko na, asingko, alas 6 niya po sa haig. Ano, ang kuwan niya, nagbaligya pa man ko. Eh, pangpalit ko, panapod sa panihapon ba. Ang basa ng isintay, kinanan yun niya. Maning kamot dito sa basura ko. Dili ka magliho dira. Wala nang dito ma-income. Wala ko laing isaligan dira. Kuhan dira ara po sa basurahan. Dahil sa pandemya, kaya kinailangan ni Janil na iwan ang asawa at anak sa kanyang mga magulang sa kanilang probinsya. Kahit mahirap sa kalooban na mawalay sa kanyang mag-iina, pero kailangan niyang mamasura para lamang kumita. Kung napako dire karon itong nagi ganina pagika na ko to naghilak gani ko kay akong anak pwede mong hilak dili na ganta ko mabalik dire ya sa amin kinang lanong may ko dire mabalik kasi mo manawag gani akong asawa nga wala na sila bugas na lang mo matay ko sa iyo anak kay maningkamot ko ng adlaw nga tagit na ko nga makapadala ko anak kay para na sila pagkaon. Kaya't hiling sana ni Janil ay magkaroon ng pangkabuhayan na bukod sa mas ligtas sa kalusugan, higit sa lahat, ay maaari siyang kumita na kapiling ng kanyang pamilya. Oo, oh, anong magkakambing ko. Anong, sa panay, anong, nanak ko'y panginabuhi dito. Dili na dito mabalik dito sa kasuran. Eh, dito lang dito ko, para maduulan dito ko sa akong pamilya. Nga, listen mga guys, na ako dito, na akong pamilya na dito, mingo kayo ba? Ngayon dito sila kay sa magkaroon pandemya, dili ang panahon, dili kayo kuan ba? Kasi panawag sa kuan. Ano, gusto na ko mag-uli na gani ko dito. Dahil MCGI Cares, nagkaisa ang mga kapatid upang mabigyang katuparan ang panalangin sa Diyos ni Janil na mapagkakakitaan. Upang hindi na niya kailangan pang mamasura at muli na niyang makasama at mas maalagaan ang kanyang mag-iina. Janil, mauday ni ang ihatag sa Members Church of God para sa imuha. Natay kambing, napuntay imong groceries o hygiene kit. Unta kining mga ihatag sa imuha, magamit nimo, mapalambo nimo para sa imong mga pamilya po. Mga salamat kay sa Diyos, nanadyo ko'y panginabuhayan karon. Sa karon manggod, sa wala ko'y panginabuhayan, direra ko sa basuraan nagpanguog. Panguan, pangbuhi sa akong pamilya. Sarang salamat kay sa Diyos kay nanda ko'y pangkabuhayan. Makaulit na siguro dito sa mga maisa na gumisa akong pamilya. Tunay ngang dahil sa pag-ibig, nagagawa nating batahin ang anumang bagay para sa ating mahal sa buhay.
dahil sila ang ating kaaliwan sa araw-gabi. Tunay na pagmamahal na tinuturo ng Biblia. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Unang Korinto 13:4-7. To God be the glory! Tulad ni Janelle, pag-ibig din ang nasa likod ng bawat pagkakawang gawa ng ating mga kapatid dahil ito ang pangunahing aral ng Diyos sa kapatiran. At yan ang latest mula dito sa Davao City. Ako si Sister Diane Ventura, MCGI Cares, The Legacy Continues, Works of Faith, Hope, and Love for the Glory of God. Balik sa iyo, Brother Bernard. Maraming salamat, Sister Diane Ventura, live mula sa Davao City. Mainihanda rin pong grocery items ang ating mga kapatid sa MCGI para sa mga kababayan natin sa Bacoor, Cavite sina Homer Pescuela, Imelda Manalad, James Trachan, Jane Leslie Bolyad, at Jean Chauvelin Gord. Kasama sina Rolando Loba, Jingjing Saavedra at Natividad Millet ng Makati City at Ernesto Campos ng Taguig City. Tuloy-tuloy po ang ginagawang pagkakawang gawa ng Members Church of God International sa iba't ibang panig ng daigdig. Bibilang pagsunod sa aral ng Diyos sa Biblia na samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sa lahat ng walang inaasahang anumang kapali. Dahil MCGI Cares, The Legacy Continues, Works of Faith, Hope and Love for the Glory of God. Salamat po sa Diyos. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Enero. Ayon sa power distributor, mababawasan ng 0.07 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente. Ibig sabihin, bababa ng 15 pesos ang babayaran sa electric bill ngayong buwan para sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. 22 pesos kung 300 kilowatt hour, 30 pesos para sa 400 kilowatt hour at 37 pesos para sa kumukonsumo ng 500 kilowatt hour sa isang buwan. Ayon sa Meralco, ang bawas singil sa kuryente ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng generation charge. Tataas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. 75 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang madaragdag sa presyo ng gasolina, kerosene at diesel. Hindi kasama sa oil price hike ang mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Limitado pa rin ang public engagement ng karamihan sa mga presidential at vice presidential aspirants. Pero nagbigay sila ng pahayag ukol sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa at sa ilang issue sa politika. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Personal na pinangasiwaan ni Vice President Lenny Robredo ang swab cab o ang free mobile antigen COVID-19 testing sa Novaliches, Quezon City. Sa kanyang Facebook Live, ipinakita niya ang dami ng tao na pumipila sa lugar kaya kinakailangan nilang magdagdag ng mga istasyon kung saan isasagawa ang COVID testing. Yung mga naka-PPE po, inaayos lang nila para makadagdag tayo ng stations. Yung mga nag-positive po ay meron na po naghihintay na ambulance. Nanawagan naman ang katandem ni Robredo na si Senator Francis Pangilinan sa pamahalaan na agad na umaksyon sa nakaambang pagtaas ng ilang pangunahing bilihin tulad ng tinapay. Ito ay sa gitna ng paghiling ng pinakamalaking asosasyon ng paggawaan ng tinapay sa bansa na itaas ang presyo ng kanilang produkto tulad ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal.
Dapat anyang agapan ito ng DTI at huwag nang hintayin na tumaas na ang presyo ng bilihin bago umaksyon. Nasa regular na flag raising ceremony sa City Hall si Manila Mayor Isko Moreno. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at maging ang ilan sa kawani ng Maynila ay nagkakaroon na ng impeksyon, tuloy pa rin anya ang operasyon ng City Hall. Mahirap itong isang linggong pinagdaanan natin sapagkat marami tayong mga kasamahan sa gusaling ito na naimpeksyon. Muli ring ipinaalala ni Moreno sa mga hindi residente ng lungsod na nangangailangan ng anti-COVID drugs na maaari silang makahingi sa Manila City Government. Ang running mate naman ni Moreno na si Doc Willie Ong ay nagbigay ng payo sa kanyang FB page sa mga nakararanas ng sintomas ng COVID-19. Umaasa siya na bababa ang COVID cases pagdating ng Marso. Hopefully by March, gaganda na yung negosyo. Diba? Aayos na yung alert level. Malamang ganito pa rin. Duda naman ang magkatandem na sina Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III na uusad na muling pagbuhay ng charter change sa Kamara. Ayon kay Lacson, wala nang panahon para talakayin pa ang tsatsa. Kung noong nakaraang taon anya ay hindi nangyari ang pagtalakay, lalo na ngayon na ilang sesyon na lamang ang nalalabi bago matapos ang kasalukuyang Kongreso. Ayaw namang questionin ni Soto ang motibo ng mambabatas, pero ito ay too late na anya. Payo ni Soto, subukan na lang nila ito sa 19th Congress. Una nang nanawagan si Pampanga Representative Aurelio Gonzalez Jr. sa Senado at Kamara na agad na mag-convene bilang Constituent Assembly upang talakayin ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon. Base sa inihaing joint resolution ng mambabatas, isinusulong ang mas mahabang termino para sa Pangulo ng Bansa, Vice Presidente, miyembro ng House of Representatives at local officials. Wala ring aktibidad ngayon si Ferdinand Bongbong Marcos dahil naka-isolate pa rin siya matapos ma-expose sa COVID-19 positive. Pero ang kanyang running mate na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ay naglunsad sa kanyang FB page ng kanyang programa na Sara All For You. Mapapadalas po muna ang online natin para mas ligtas tayo sa COVID-19, especially ngayon na tumataas na naman ang mga kaso sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Kung papalari naman sa eleksyon, nais ni Senator Manny Pacquiao na itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurses, medical technologists, pharmacists at iba pang healthcare professionals bukod pa sa kanilang special risk allowance. Ayon kay Pacquiao, maliit pa rin ang 50,000 pesos kumpara sa sahod sa ibang bansa. Pero sapat na anya ito para makumbinse ang healthcare workers na huwag iwan ang kanilang pamilya sa Pilipinas at maghanap buhay sa ibang bansa. Nababahala si Pacquiao sa pangingibang bansa na maraming Filipino healthcare workers dahil sa anya'y miserableng kondisyon sa pagtatrabaho at mababang pasahod sa Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pagpapaliwanagin ni COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon ang kampo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hindi pagsusumite ng medical certificate hinggil sa kalagayan ni BBM. Ito ang balita ni Dante Amento. Counsel for respondent. It's Senator Marcos Jr. now on Zoom or video? Your Honor, I personally haven't received any information that he is present already via Zoom. Naantala ng mahigit isang oras ang preliminary conferences sa tatlong disqualification cases laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang Biyernes, January 7. Hinihintay pa kasi ang medical certificate ni Marcos matapos na hindi makadalo sa PRECON. Sa paliwanag ng kanyang abogado na si Attorney Hannah Barsena, may sakit ang dating mambabatas. Why is it very hard for Senator Marcos to go on video? He can do that in his phone. You call Attorney Araneta Marcos. Subalit, batay sa lumabas na balita noong nakaraang January 6, ay nagpaunlak pa ito ng dalawang interview sa media. Sa pahayag ng tagapagsalita ni BBM na si Attorney Vic Rodriguez, sinabi nitong hindi nakadalo si Marcos ng preliminary conferences dahil lumala ang kondisyon nito. Bagamat nagpaunlak ito ng panayam, sinabihan na siya ng kanyang doktor na magpahinga dahil mayroon siyang lagnat at pamamaga ng lalamunan. Kaya kinabukasan January 7 sa araw mismo ng PRECON ng kanyang mga kaso sa COMELEC First Division ay hindi na ito nakadalo kahit sa pamamagitan man lamang ng video conference.
Pinayuhan anya siyang magpatuloy na magpahinga pagkatapos na uminom ng gamot. Kinwestiyon naman ni Comelec First Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon ang hindi pagsusumite ng medical certificate ng abogado ni BBM noong January 6 kung totoong may sakit ito. Kaya ipag-utos umano nito sa doktor ni Marcos at kay Attorney Rodriguez na magpaliwanag o magsumite ng notarized na medical certificate. Samantala, hiniling naman ng akbayan na isa sa mga naghain ng disqualification cases kay BBM na ipakontempt ito dahil umano sa pagsisinungaling kaugnay sa hindi pagdalo sa preliminary conference ng kanyang disqualification cases. Hininga ng UNTV News ng reaksyon dito ang kampo ni Marcos, subalit wala pa silang tugon. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naipwesto na ng Philippine National Police sa mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paano nga ba malalaman kung lehitimo ang dadaan ng Comelec checkpoint? Alamin natin ang mga impormasyon na inilabas ng Philippine National Police. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pag-unawa po ang hiningi namin mula sa publiko because this is for the welfare of everyone. 5,150 araw na iiral ang Comelec checkpoint sa bansa kasabay ng ipinatutupad na gun ban. Ngunit paano nga ba malalaman kung lehitimo ang isang checkpoint? Sa inilabas na impormasyon ng Philippine National Police, una ay dapat nasa maliwanag na lugar ito. Mayroong malinaw na karatula na nagsasabing ito ay Comelec checkpoint. Nakalagay din dapat ang pangalan at contact details ng police station na nakasasakop dito. Naka-uniforme din at mayroong identification ang mga pulis na nagmamando sa checkpoint. Pinamumunuan ng isang opisyal at mayroong representative mula sa Comelec. This checkpoint may be co-located with existing quarantine and border control points in areas under alert level 3 or higher. Sa panig naman ng mga motorista, kailangang mag-slow down at huminto sa checkpoint. Idim ang headlight ng sasakyan. Buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan at ang bintana. Ipakita kung hinihingi ang kopya ng ORCR ng sasakyan at lisensya ng driver. Bawal namang pabuksan ang trunk ng sasakyan o mga bag ng mga sakay. Visual search lang ang dapat gawin sa mga Comelec checkpoint and only those with suspected actions ang isailalim sa thorough vehicle inspection. Nagpaalala rin ang pamunuan ng PNP na bawal ang pagbibitbit ng baril kung walang exemption galing sa Comelec. At tuloy-tuloy po itong ating pagpapatupad ng Comelec gun ban at iba pa pong mga checkpoint operations to make sure of the public safety at yung ating din pong pagtupad sa election duties. Nasa 5 na ang naaresto ng PNP sa checkpoint simula kahapon matapos na mahulihan ang baril. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng mga otoridad ang isang security guard matapos magpaputok ng baril sa Pampanga, habang isang tauhan naman ng Land Transportation Office sa Bulacan ang nahulihan ng magazine na may bala ng 9mm pistol sa Comelec checkpoint. Ito ang balita ni Nestor Torres. So far, we have arrested two persons, one in Bulacan and one in Pampanga, for violation of the gun ban. And we are now, I think, prepared for the inquest procedure na ipapile natin sa kanila. Naharap ngayon sa kasong grave threat, illegal discharge of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang 29-anyos na security guard na si Michael Toralba. Inireklamo siya ni Francis Hernandez matapos siyang lusubin at paputukan ng shotgun habang natutulog sa barracks nila sa Mexico, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, nagalit ang suspect matapos walang pumalit sa kanyang duty. Duty po siya, yung reliever, hindi siya pinalitan. Kaya pinuntahan niya sa barracks daw nila yun. Pinaputukan niya doon sa may katabi ng isa, ng natutulog. Sa Bulacan naman, isang empleyado ng Land Transportation Office ang nahulihan ng 4 na bala ng baril at isang magazine sa checkpoint sa bayan ng Bukawe kahapon ng madaling araw. Violation of Comelec Resolution 10728 o gun ban
ang isinampa sa suspect na ngayon ay nakakulong na sa Bukawi Station. Kinilala ang suspect na si Ryan Batak, 40 years old, residente sa Balagtas, Bulacan. Kasama natin yung community official dito, nandun sa checkpoint. Kita ka dun sa niya, compartment, sir. Sa pitong probinsya, nagtalaga ang PNP Region 3 ng 1,300 PNP personnel sa 169 checkpoint. Samantala, umabot naman sa 169 ang total COVID active cases ng PNP Region 3. Pinakamataas ang Bulacan, 67, sinundan ng Nueva Ecija, 40, at Pampanga, 22. Nakikiusap ang PNP sa publiko na makipagtulungan sa kanila sa isinasagawang checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Nanawagan din ang mga ito sa publiko na maging mapagmatiyag laban sa mga masasamang loob upang agad nilang maaresto, lalo na ilang buwan na lang ay isasagawa na ang national at local election. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandiga, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walo na ang nasawi nang gumuho ang isang bahagi ng cliff sa Minas Gerais, Brazil. Patuloy naman ang ginagawang paghahanap ng mga rescuers sa dalawa pang nawawalang biktima. Sabado nang mangyari ang insidente kung saan tumama ang malaking tipak ng bato sa tourist boats sa Furnas Lake. Mahigit naman sa 30 ang nasugatan. Dinarayo ng mga turista ang lugar dahil sa cliffs, malalaking kuweba at waterfalls. Labing siyam ang nasawi sa sunog sa isang apartment sa New York, USA. Kabilang sa mga biktima ay siyam na bata. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. This fire began in an apartment that spans two floors on the second and third floor of the building. It started in a malfunctioning electric space heater. That was the cause of the fire. Nakatagpo ng casualties sa mga bumbero sa halos bawat palapag ng nasunog na apartment building sa New York City, USA araw ng Linggo ayon sa fire department. Hindi bababa sa 19 ang nasawi kabilang na ang 9 na mga bata. Ayon sa fire department, malfunctioning electric heater ang pinagmulan ng sunog. Nangyari ito sa Bronx kung saan mataas ang Muslim immigrant population at marami sa mga apektado ay pinaniniwala ang nagtungo ng US galing sa Gambia. Ayon naman kay New York Mayor Eric Adams, 32 ang nasugatan at ang iba ay nasa kritikal na kalagayan. Batay pa sa fire department ng lungsod, ang death toll ang pinakamalala sa lungsod sa loob ng 30 taon. Ilang araw ito matapos din ang nangyaring apartment fire sa Philadelphia na kumitil naman ng 12 buhay. Nasa 200 mga bumbero ang tumulong sa pag-apula ng apoy. Samantala, sinabi ng New York City Government na maaaring humingi ng ayuda sa mga otoridad ang mga biktima ng sunog, anuman ang kanilang immigration status. Kat Maraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para po sa ating weather update, sa ngayon po ay patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon sa northern Luzon. Ang lagay po ng panahon, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region at Cagayan Valley, magiging maulap po ang panahon natin dyan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Epekto po yan itong northeast monsoon o hanging amihan. Habang sa Metro Manila naman po at nalalabing bahagi po ng ating bansa, magiging bahagyang maulap po ang ating mga kalangitan. Subalit asahan pa rin po ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Epekto naman po nitong easterlies. Posible po ang flash floods or landslides, lalo na po kapag malakas ang ulan. Wala naman po nakikita ang anumang low pressure area ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area Responsibility sa ngayon. Yan po ang ating weather update. Mahigpit na pinapayuhan ng bar chairperson ng 2020-2021 examinees na mag-self-quarantine simula ngayong araw o 2 linggo bago ang pagsisimula ng exam sa January 23 at 25, 2022. Dagdag pa ng Supreme Court, lahat ng magpo-positibo sa antigen o RT-PCR test ay hindi papapasukin sa iba't ibang testing center sa bansa. Ang fully vaccinated na examinees ay kailangan magpa-antigen test sa loob ng 4
48 oras bago ang unang araw ng examination. Samantala, ang hindi bakunado ay kailangang magpresenta ng negative RT-PCR test na kinuha 72 hours bago ang unang araw ng examination. Hinihikayat din ang lahat ng wala pang tinatanggap na bakuna kontra COVID-19 na magpabakuna bago pa ang pagsusulit. Dagdag pa ng korte, lahat ng staff at maging ang bar chairperson ay isa sa ilalim din sa quarantine. Naaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang dalawang notorious con artists na sangkot sa rentangay carnapping modus. Nakilala ang mga suspect na sina Efcel Reyes alias Christine Martinez at Beatrice P. White alias Janelle Consunhi na asawa umano ng isang sikat na PBA player. Naaresto ang mga ito sa isang entrapment operation kagabi sa Santa Mesa, Manila habang tinatanggap ang 80,000 piso mula sa biktimang si Manuelito Larin. Isa sa mga ninakaw na sasakyan ng dalawa ay natagpuan sa parking lot ng Fisher Mall sa Quezon City habang sa Angeles, Pampanga naman, inabandona ang isang Hyundai Kona. Bukod sa rentangay o carnapping, sangkot din ang mga ito sa multi-million investment scam kung saan kinasuhan na sila ng large-scale estafa. Huwag masyadong magtiwala. Kunting ingat po sa papahiram ng mga sakyan natin. At second, kung papahiram din po yung mga sakyan nyo, lagyan po natin ng GPS for mga sa highway patrol, mas padali po natin makuha. Inilagay sa granular lockdown ang 22 bahay sa Laurelin Subdivision sa Apalit, Pampanga matapos magpositibo sa COVID-19 ang nasa 12 individual sa lugar. Ito ang balita ni Leslie Widel. Bali doon sa mga sa isip na yon doon sa Third Avenue, nasa Siam, yung mga residente doon, mabot ng 104 katao, individuals. Bantay sarado ng mga tauhan ng barangay at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mahigit 100 individual sa 3rd Avenue, Laurelin Village, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ito ay matapos magkaroon ng 12 COVID-19 positive sa lugar. Ayon kay Kapitan Renato Pasha, naka-granular lockdown ang buong lugar na tatagal ng hanggang Biyernes. Sasagutin naman ng lokal na pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente tulad ng pagkain, basta huwag lang silang lumabas. Samantala, dahil may mga nakatirang health workers sa subdivision, ay pinapayagan silang lumabas ng mga nagbabantay. Pero sa mga lumalapit at nakikiusap, hindi umano nila ito pinapayagan upang huwag kumalat ang virus. Kahapon, nung nandun ako, merong nakiusap na lumabas. Sabi ko, pag lumabas sila, hindi na sila pwedeng bumalik. Kung saan sila nagpunta, doon na lang muna sila mag-stay. Mag-stay na lang doon sa mismo nila. Sa ngayon, mayroon ng 48 na kaso ng COVID-19 sa Apalit, Pampanga, habang 1,269 sa buong lalawigan. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pabor ang pamahalaang panglalawigan ng Cavite na ilagay sa malawakang lockdown ang probinsya. Ito ay kahit pa nangunguna ito ngayon sa Calabarzon Region na may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Ito ang balita ni Benedict Samson. Dumarami na ang nagpapatupad ng granular lockdown sa iba't ibang lugar sa bansa bunsod ng mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ngunit sa Cavite, ipinagpauna ng pamahalaang panlalawigan na hindi sila magpapatupad ng malawakang lockdown kahit pa nangunguna ito sa ngayon sa Region 4A sa may pinakamataas na bilang ng aktibong kaso ng virus. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite, hindi na nila kakayanin na muling magkaroon ng lockdown dahil sa dami ng mga maapektuhan tulad ng ekonomiya at mga trabaho. Gayunman, inihikayat ng provincial government ang kanilang mga residente na iwasan na ang paglabas ng mga bahay bilang pag-iingat sa banta ng COVID-19 Omicron variant. Mahigpit ding ipinagbabawal sa lalawigan ang mga sugal tulad ng sabong, basketball o iba pang contact sports. Sa pinakabagong datos ng DOH Calabarzon, nangunguna ang Cavite sa rehiyon na may 4,273 active cases. Sinundan ito ng Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
Nakapagtala din ang Cavite ng 1,188 na bagong kaso kahapon sa loob ng isang araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghigpit na ang buong Western Visayas region dahil sa banta ng Omicron variant. Ibabalik na rin sa Zamboanga City ang swab test requirement simula sa January 12. Samantala, isinailalim na rin sa granular lockdown ang surfing area sa San Juan, La Union. Ito ang balita nila Lane Moreno. Pahirapan na ang pagpasok sa alinmang lugar sa Western Visayas dahil required na ang negative RT-PCR test sa mga pasaherong manggagaling sa ibang rehiyon, lalo na sa National Capital Region. Kabilang sa mga lugar na naghahanap ng swab test, ang probinsya ng Iloilo, Negros Occidental, Antique, Capiz, Guimaras at Aklan, kasama na ang Boracay Island. Ganon din ang mga syudad ng Iloilo at Bacolod. To align and to harmonize our travel protocols sa iyasang province, especially sa mga airlines natin na within their jurisdictions, sa atin nga airport, din-resolve sa COVID team nga mag-harmonize kita. So mag-require kita sa 72-hour na RT-PCR prior to travel and ang approved natin ni ESPAS. Batay sa executive order ng mga gobernador at alkalde sa rehiyon, bago makapasok sa kani-kanilang lugar ang mga returning residents, overseas Filipino workers at authorized persons outside of residence ay kailangan nilang magsumite ng negative RT-PCR test na kinuha 72 hours bago bumiyahe. Samantala, umiiral na ang no vaccine, no entry sa loob ng mga pribado at pampublikong establisimento at malls sa probinsya ng Capiz. Ibabalik na rin ng Zamboanga City ang kanilang swab test requirements sa mga inbound travelers simula sa January 12. Para ito sa mga biyahero na galing sa mga lugar na mas mataas ang alert level status sa lungsod na naka-alert level 2. Ang mga fully vaccinated naman na pasahero mula sa mababang alert level ay kailangan lang ng valid ID, vaccination card at S-Pass. Isinailalim na sa granular lockdown ang surfing area sa Orbis Dondo sa San Juan, La Union simula January 8 hanggang 22. Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang 18 sa 20 nakasama ng 2 close contact ni Alias Poblacion Girl na nagpunta sa naturang lugar. January 6 nang magpositibo sa COVID-19 ang 18 sa 20 sinuri sa mga dumalo sa isang fundraising event sa isang resto bar sa Kermit, La Union sa Barangay Orbis Dondo. Nagsagawa ng swab testing sa lugar dahil kasamang dumalo sa event ang 2 naging close contact ng tinaguriang si Poblacion Girl na nagpositibo din sa COVID-19. Sarado na ang mga beach at walang pinapayagang pumasok maliban na sa mga duty ng Municipal COVID-19 Task Force, Barangay Health Emergency Response Team na nakadestino upang magbantay sa area. Magsasagawa din ng libreng mandatory RT-PCR test sa mga tauhan ng mga establishments sa surfing area at mga tricycle drivers na nasa terminal ng Orbis Dondo. Ongoing pa rin po ang tracing ng ating munisipyo in Mitso. Katulong po ang PGLO, yung mga identify po na establishment na pinuntahan nila, meron po tayong gagawin through PGLO at saka munisipyo pa rin. Meron pong massive swab test. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinatulang guilty ng Myanmar Junta Court ang dating leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi sa 3 kasong kriminal. Kaugnay ito ng mga reklamo sa illegal na pag-angkat at pagmamay-ari ng walkie-talkies at paglabag sa coronavirus rules. Sinentensyahan din siya ng 4 na taong pagkakakulong. Simula pa noong February 1, 2021, nang ikulong ang 91 Nobel Peace Prize laureate kasunod ng isang kudeta.
Ayun, dagdag kaalaman po mga kasambahay. Sabi po nila, mas mataas ang tsansa na mabuhay ang isang taong may cancer kung madedetect ito ng maaga. Totoo po kaya ito? Alam niyo po, sa nakalipas na mga dekada, marami ng pamamaraan ang naimbento upang madetect ang iba't ibang uri ng cancer. Ilan po dyan ay yung mammogram at ultrasound screening para sa mga thyroid cancer. Dahil po dito, marami tuloy ang nag-iisip na mas gagaling ang cancer, yung sakit na cancer, kung mas maaga itong malalaman. Alam niyo po, medyo delikado ang assumption na ito dahil bawat kaso ng cancer ay magkakaiba. Ayon po sa mga eksperto, bagamat malaki ang naitutulong ng mga screening, alam niyo po, natuklasan na malaking bilang ng mga nabubuhay at gumagaling sa cancer o yung mga cancer patient ay nakasalalay po sa paraan ng gamutan at hindi sa early detection. Ayun. Huwag kalilimutan, syempre, ang malaking pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasupo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel ang iba pang news programs sa UNTV pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaayayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, Versikulo 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.